Magandang araw! Ako si Ginoong Kaiser Amandi. Ako si Binibining Shona Halbuena. At ako naman si Binibining Maricris Peros. Sama-sama nating pasukin at galugarin ang mundo ng code switching. Ano nga ba ang code switching? Ang code switching ay tumutukoy sa paggamit ng dalawang magkaibang wika sa isang tiyak na pakikipagdiskurso. Binigyang kahulugan din bilang pagpapalitan o paggamit ng dalawa o higit pang wika sa daloy ng komunikasyon. Kaugnay nito, binigyang kahulugan ang code switching sa silid-aralan bilang naghahalinhing paggamit ng higit sa isang wika ng mga guro at mag-aaral. Alam niyo ba na may iba't ibang uri ng code switching? Una, intersentential. Nagaganap sa labas ng pangungusap ang pagpapalit ng wika. Maaari itong maganap sa unang pangungusap o sa huling pangungusap. Mga matatas na bilingual ang kadalasang nagsasagawa nito. Halimbawa, "Very good, Kim. Napahanga mo ako sa iyong pagkanta." Sa unang halimbawa, ginamit ang wikang Ingles sa unang pangungusap. Sa kasunod na pangungusap ay ginamit naman ang wikang Filipino. Makikita na ang pagpapalit wika ay naganap sa labas ng pangungusap. Ikalawang halimbawa, "Nauunawaan ba ninyo ang aking sinasabi? I hope you understand." Sa ikalawang halimbawa naman, ginamit ang wikang Filipino sa unang pangungusap. Sa kasunod na pangungusap ay ginamit ang wikang Ingles. Tulad ng unang halimbawa, makikita na ang pagpapalit wika ay nagaganap sa labas ng pangungusap. Ang ikalawang uri ng code switching, ang intrasentential. Ang paggamit ng wika ay nagaganap sa gitna ng pangungusap ng may magandang dalo. Unang halimbawa, maaari na kayong magsimula on exactly 3 p.m. para matapos agad ninyo ang gawain. Sa halimbawang ito, unang ginamit ang wikang Filipino. Sa gitnang bahagi ng pangungusap, gumamit ang nagpapahayag ng wikang Ingles. At nagtapos ang pangungusap gamit ang wikang Filipino. Ikalawang halimbawa, "Well done, napapansin ko na you always come late." Sa ikalawang halimbawa, unang ginamit ang wikang Ingles. Sa gitnang bahagi ng pangungusap, ginamit ang wikang Filipino. At nagtapos ang pangungusap gamit ang wikang Ingles. Ang ikatlong uri ng code switching, ang extrasentential. May pagpapalitan ng mga salita o parirala patungo sa iba pang wika. Unang halimbawa, nakapagsagot na ba lahat ng exam? Makikita sa halimbawa na ang pangungusap ay nagsimula sa wikang Filipino, nagtapos naman sa wikang Ingles. Ang pagpapalit ng wika ay naganap sa pinakahuling salita. Ikalawang halimbawa, "Sure, wala naman akong gagawin mamaya pagkatapos ng klase." Makikita sa halimbawa na ang pangungusap ay nagsimula sa isang salita na nasa wikang Ingles at nagtapos naman sa wikang Filipino. Ang paggamit ng wika ay naganap sa mga sumusunod na parirala at pangungusap matapos ang unang salita. Karaniwang maririnig ang code switching sa mga diskurso sa silid-aralan, tahanan, at pakikipag-usap sa mga kaibigan. Bakit nagaganap ang code switching sa ating mga Pilipino? Ito ay nagpapakita ng pakikibagay ng isang tao o grupo ng mga tao sa isang lipunan. Ito ay impluwensya ng mga taong nasa paligid ng tagapagsalita. Ito ay impluwensya ng unang wika sa ikalawang wika at ikalawang wika sa unang wika. Ito ay nagbibigay diin sa isang pahayag upang higit na maunawaan ng tagapakinig ang nagsasalita. Upang higit na makapagpahayag ang nagsasalita. Walang katumbas na salin ang ilang mga salita.
may mga pagkakataon na hindi na namamalayan ng tagapagsalita na may nangyayaring pagpapalitan ng wika sa loob ng kanyang mga pahayag. May mga pakinabang ba ang code switching? Mayroon! Ang mga sumusunod ay ilang mga kapakinabangan ng code switching. Nawawala ang hadlang sa paggamit ng wika. Nagagamit ang una at ikalawang wika. Mas nauunawaan ang pahayag. Magiging mas mabisa tungo sa pagkatuto. Napagyayaman ang paggamit sa mga wika. Nabibigyan ng higit na diin ang sinasabi dahil sa pagiging tiyak nito. Tandaan! Ang paghahalo ng dalawa o higit pang mga wika ay hindi paglapastangan dito, bagkus ay napagyayaman pa. Naipakikita na kahit ang magkaibang mga wika ay mayroong mga ugnayan at maaaring mapag-isa tungo sa isang epektibong pagpapahayag. Hindi naman talaga pinag-aaway ang mga wika. Marapat itong gamitin na magkatuwang para sa isang makabuluhang komunikasyon. Sa pagtuturo at pagkaunawa na kung saan may malaking puwang at gampanin ang wika, mahalaga na isaalang-alang ang pagkatuto kasabay ng pagpapayabong ng wika. Maraming salamat sa inyong pakikinig! Hanggang sa muli!